Kain naman natin ngayong umaga ang iba't ibang uri ng allergy. Pero bago yan, ay panoorin muna natin to. Sa bawat sulok ng Pilipinas, marami ang nakakaranas ng mga problema dulot ng allergy. Posibleng maranasan dito ay ang pangangati ng balat, panginginig ng katawan, paghapdi ng mata at pag-ubo na walang tigil. Isa itong suliraning pangkalusugan na hindi dapat baliwalain dahil ito ay nagdudulot ng iba't ibang sintomas na maaaring maging sanhi ng pagkabahala. Hindi lamang ito pangkaraniwang karamdaman, hindi maaari rin itong magkaroon ng mas malalang epekto sa mga taong may malubhang allergies. Kaya naman ngayong umaga alamin natin kung ano nga ba ang mahalagang impormasyon patungkol sa allergy na dapat nating maunawaan. Dito lang sa Say ni Doc. Kaugnay niyan ay makakapanayam natin si Dr. Felicia Raquel Salvador Tayag, ang President ng Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology. Magandang umaga at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Hello, good morning sa inyong lahat at sa mga nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Ayan, good morning, Doc. Oh, Doc, para po sa kalaman ng ating mga ka-RSP, ano po ba yung National Allergy Day at ano po yung layunin po nito? Yes, ang National Allergy Day ay ipinagdidiwang natin every July 8. Ito ay nagsimula since 2007 at ito ay naging batas na through Proclamation 1313 na isinabatas noon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay sa efforts ng aming dating Pangulo ni Dr. Yasmin Dim. Layunin ng National Allergy Day na magkaroon ng awareness tungkol sa allergy at the same time magkaroon ng edukasyon, yung maging aware at educated ang ating mga tao tungkol sa mga iba't ibang sakit tungkol sa allergy at sa ating immune system. Alright, Doc, si Chi po ito. Ano po ang tema ng National Allergy Day ngayong taon, Doc? Yes, this year, ang naging tema natin ay Allergy Avengers, Labanan ang Mga Allergy sa Paaralan. Kasi alam naman natin na after ng pandemic, unti-unti nang bumabalik sa normal ang ating mga bata sa pagpasok sa school. Nung dati online lang, virtual, tapos naging hybrid, ngayon full face-to-face na. So naisip namin na mag-concentrate ngayon sa mga allergies sa paaralan. Kaya ito ang naging tema ng ating National Allergy Day this year. At nauuso rin yung mga superheroes, kaya Allergy Avengers ang ating kampanya. Ang ganda ng konsepto, no? Yung anak ko siguro titingnan talaga yan pag nakita nila. Pero type nila yan. Madalas tayong nakakarinig kasi Chi ng, ay, huwag yan kasi allergy ako dyan. Tapos sasabihin naman ng kaibigan mo, ang arte mo naman. Pero ito, Doc, ano-ano ba yung iba't ibang uri ng allergy na kadalasang nararanasan ng mga tao at paano ito nakaka-apekto sa kanilang buhay? Yes, maraming klase ng allergy. Siyempre, ang alam lang natin lagi yung sa balat, rashes. Unang-una, pag baby pa lang, nakakaranas ta yung mga may family history ng allergy, baby pa lang nagkakaroon na ng atopic dermatitis o yung tinatawag natin eczema. Yan yung pabalik-balik na rashes sa pisngi, sa mga braso at legs. Tapos habang lumalaki yung bata, pwede magkaroon ng ma-develop ng food allergy sa iba't ibang pagkain. Meron din tayong tapos habang lumalaki siya, pwede mag-develop ng allergic asthma or bronchial asthma. And later on in life, yung allergic rhinitis. Yan yun naman yung paulit-ulit na bahing-bahing. Pero marami pa rin tayong uri ng allergy, gaya niyang nasa screen nyo, yung contact allergy sa mga, for example, yung mga nakakakating damit. At yung latex allergy sa mga gloves na nakaka-allergy rin. At marami pa pong iba. Okay, Doc, may naririnig po kasi ako dati sinasabi nila kapag inaalagaan mo masyado yung anak mo, mas may propensity siyang magkaroon ng allergy. Totoo po ba yon? At ano po bang mga karaniwang sanhi nito? Yes, sinasabi nga nila pag masyadong malinis ang bata, maaaring magkaroon ng allergy. Kasi mayroong balanse yan sa pagkakaroon ng infection at saka ng pag masyadong malinis, allergy naman. May katotohanan sa bagay na to. Ngayon, sa mga sanhi ng allergy, maraming causes. Number one, yung pinaka-common ay pagkain. Ang mga common na pagkain ay yung milk, egg, wheat, soy, peanuts,
tree nuts, lalo na dito sa atin, fish and shellfish. Yan, common sa atin yan dahil mahilig tayo kumain ng seafoods. Meron din mga allergy sa gamot. Ang pinaka-common ay yung sa antibiotic at yung mga sa pain reliever. Yung mga mahilig uminom ng pain reliever tapos namamantal. Ewan ba, inuulit-ulit pa na allergy na. Meron ding allergy sa aeroallergens o yung sa hangin. Yan yung mga pollen, alikabok, balahibo ng aso, pusa, molds. At syempre, yung mga contact allergy nga, nabanggit ko kanina sa latex at yung mga tela, yung mga pinapahid natin sa katawan natin, yan yung mga nagpo-cause ng contact allergy. Alam mo, nakatulong siguro talaga na kasi yung kabataan ako, hinahayaan ako ng magulang ko na maglalakad. Lumaki ako sa San Andres, Bukid, Manila eh. So talagang lumalabas ako doon na dumhan. Kaya hindi ako masyado sa allergy. Allergic sa mga kung ano-ano. Oh. Ayan, oo. Pero Doc, ano yung mga pangunahing sintomas ng allergy at paano malalaman ng isang tao kung meron siyang allergy sa isang pagkain o isang bagay? Yes. Unang-una, mga symptoms ng allergy, pwedeng rashes, pangangati, dry skin. Yung sa allergic rhinitis naman, ang mga common na nakikita nating symptoms, yung bahing ng bahing, makati ilong, makati mata, nagbabara ang ilong, makati ang lalamunan. Sa mga may allergic asthma naman, yung naninikip ang dibdib, kinakapos ng hininga, madaling mapagod, at yung ubo ng ubo, lalo na sa gabi o madaling araw. Sa food allergy, bukod sa pantal, maaari rin magkaroon ng pamamaga ng mukha, pamamaga ng mata, labi, pangangati ng lalamunan, and sometimes yung nahihirapang huminga. Yan ay tinatawag na severe allergy or anaphylaxis. Maaari din magkaroon ng pagsusuka o pagtatae at pananakit ng tiyan. Yan yung maraming symptoms ng allergy. So, paano malaman nito kung meron ka? Mas maganda magpa-check up sa doktor at meron tayong tinatawag na allergy skin test na maaari nating i-perform sa mga taong may allergy. Dok, paano natin madi-differentiate kung allergy ba ito o virus? Totoo ba yung sinabi na parang pag nag-take ka ng over-the-counter na allergy medication, pag nag-react yung katawan mo the following day, then most likely allergy ito versus virus? Tama po ba yun, Dok? Hindi, not necessarily. Kasi ang mga anti-allergy med, for example, sibon, mahirap malaman kung allergy ito o dahil lang sa virus. Pero pag nag-take ka ng allergy medication, ang magiging effect nito, matutuyo ang ilong, mawawala yung kati ng ilong mo, medyo hihinto yung sipon mo temporarily. Pero ang allergies, usually chronic yan, paulit-ulit. Every time ma-expose ka sa alikabok, for example, or ma-expose sa mga molds or balahibo ng aso, the same, you will feel the same symptoms. Sneezing, runny nose, clogged nose, itchy eyes. Unlike sa sipon, yung virus or bacterial infection, merong mga other symptoms. For example, sumasakit ang katawan, maaring magkaroon ng lagnat, sinat, magsisimula na rin ubuhin. So, iba, may mga other symptoms that we have to ask para ma-differentiate ito. And of course, yung exposure sa allergen. Dok, totoo ba yung ginagawa ng ilan? Kasi doon siya sa amin, sa probinsya, kunwari nakakain ka ng hipon, Dok, tapos may allergy ka, ang ginagawa nila, sinusunog yung balat, tapos pinapausukan ka. Ay, ayaw ko na narinig yun. O meron ganun sa amin. Ay, hindi natin ina-advise yun. Kasi actually, maaring delikado pa yun eh. Yung mga practice na unti-unting binibigay yung food, sabi nila para daw ma-immune o masanay ang katawan para eventually ma-take mo na, hindi ka na mag-react. Pero actually, delikado ito. Lalo mong pinapahamak yung pasyente kasi sometimes iba-iba ang naging reaction. Pwede ngayon, pag kumain ako ng hipon, pantal lang. Pero sa susunod na pagkain ko ng hipon, mahirapan na akong huminga. So, emergency room na ang diretso ko. Delikado. Delikado siya. Oo, delikado nga. So, huwag mong gagawin yun, Ryan. Baka mamayan ako. Dok, meron bang mga gamot na maaaring makatulong sa pag-control po ng allergy? At paano ito gagamitin ng tama? Lahat po ba over-the-counter o kailangan may reseta ng doktor? Yung mga ordinaryong antihistamine ay maaaring pwede siyang bilhin over the counter. Tinitake ito once a day, kadalasan, para makontrol ang allergy. Pero mas maganda na kumonsulta sa doktor. Kasi hindi naman lahat ng sintomas maaaring allergy lang. Baka may iba pang komplikasyon na nangyayari. Ayan, nasa screen natin yung mga iba't ibang
pwedeng makatulong sa pag-control ng allergy. Pero mas maganda na magpakonsulta sa doktor para alam natin yung tamang gamot at bukod doon, maiwasan na magkaroon ng complications ang ating mga allergies. Ayun, oo. Ang dami nating natutunan siya tungkol sa allergy. Well, anyway, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang kaalaman patungkol sa usapin na allergy, Doc Tayag. Muli po, nakapanayam natin ang President ng Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology na si Dr. Felicia Raquel Salvador Tayag. Maraming salamat at ingat po, Doc.